Nais daw ni Pangulong Duterte na buwagin ang party list system sa bansa para tuluyan ang masupo ang CPP-NPA. Pero napapanahon na nga ba para pagulungin ang tsa-tsa sa Kongreso? May ulat si Daniel Manalastas. Inihayag ni Senate President Tito Sotto na iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapag-aralang maigi ang party list system sa bansa. Dahil anya sa mga ulat na ito ay pinamumugaran din ng mga rebeldeng grupo. He wanted the party list system amended or resolved or ganun dating sa akin or removed. No, hindi order. He was suggesting. That was the word he used. I am suggesting that you look into the problem of the party list system, sabi niya. So that we can finally resolve this problem with the CPP-NPA. Agad pinalagan ng makabayan block ang sinabi ni Sotto. Sabi ni Bayan muna Party List Representative Ferdinand Gaite, ang pagbasura sa party list system ay hindi naman solusyon para masugpo ang CPP-NPA. At ito raw ay pagpapakita lang ng paglaban sa mga poor at marginalized sector. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ipagpapatuloy nila ang hakbang para tutulan ng administrasyon na magkaroon ng charter change. Sagot ng isa sa mga leader ng Kamara na si Senior Deputy Speaker Doy Liachon, hanggang ngayon ay mananatiling usapin pa rin ang pag-abolish sa party list system. Sabi naman ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, anumang hindi usapin sa problema sa bakuna ay huwag munang pag-usapan. Madaling masyado yung palitan ng batas para yung mga kaliwa at yung mga So unang-una hindi pinagbabawal ng konstitusyon natin na maging kaliwa ka. Ang pinagbabawal maging rebelde ka at gumamit ka ng dahas para kunin ang gobyerno. Pero kaliwa ka, kanan, gitna, wala kang philosophy, religious ka, hindi religious, protektado ng konstitusyon yan. Kinumpirma naman ni House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Alfredo Garbin na sa January 13 ay sisimulan ng pagulungin ng Kamara ang usapin sa charter change. Tinabla rin ni Garbin ang ilan sa mga kritiko na nagsasabi na aksaya lang daw sa pera ng taong bayan at oras ang pag-amyenda sa saligang batas. Sabi ng kongresista, ang pagtama raw ng COVID-19 ang isa sa naging hudyat para amyendahan ang konstitusyon na may edad na 33 taon na, kung saan pinapabagal daw nito ang daloy ng pondo at investments na mahalaga para maharecover ang bansa sa krisis. Daniel Manalastas para sa Bayan.